Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, noong panahon ng Revolusyon ay may isang ginang na tinawag na Anghel ng Himagsikan. Kilalanin natin siya sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Gugunitain sa parokya ng Nuestra Senora de la Asuncion sa Maragondon, Cavite, sa ganap na ikasyam ng umaga, ang ika-111 kamatayan ni Gat Andres Bonifacio sa Maragondon, Cavite, na pangungunahan ng National Historical Commission of the Philippines. Sa isang ang bayani sikat na katulad ni Andres Bonifacio, nakakalimutan na ng marami sa atin ang kanyang mga nagawa at ang kanyang trahedya. Paano pa kaya ang mga iba pang mga bayani hindi na pag-aaralan sa mga paaralan, ang mga limot na bayani? 162 years ago, May 13, 1852, isinilang si Doña Gliseria Marelia Villavicencio sa Taal, Batangas. Ha? Who's that Pokemon? Siya lang naman ang tinawag na Angel of the Revolution. Noong 2011, inilabas ng Knights of Rizal ang sali ng talambuhay ni Gliseria na inedit ni Sir Choy Arnaldo. Si Aling Erian ay sinasabing isang magandang dilag na nagmula sa isang mayamang angkan na ikinasal kay Don Eulalio Villavicencio na mula rin sa isa pang mayamang angkan. Ayon kay Derek Gerardo Manas, tour guide at pangulo ng Batangas Historical Society, ang kasal nila noong 1871 ang pinakamalaki at pinaka-engranding kasalan na nangyari sa lalawigan ng Batangas. Well, kahit malaki na ang bahay ng bato ng mga Villavicencio, galuhan pa siya ni Don Eulalio ng isang bahay noong kanilang kasal na kanilang tinirhan. Sila ang nagbigay ng 18,000 pesos kay Jose Rizal sa Hong Kong noong 1892. Malaking pera ito noon at dahil dito, pinalitan ito ng mga pahayagang La Solidaridad at mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo na siya namang ipinamahagi at ipinagkalat ng mga ito. Dahil dito, bilang pasasalamat, ipinante pa silang mag-asawa ni Juan Luna. Nang pumutok ang himagsikan noong 1896, nagbigay siya ng tulong na moral at pinansyal sa mga nanghihimagsik. Kuminsan ay nagpapanggap ng manggagamot, nagbibigay siya ng pagkain at mga gamot sa mga nasa labanan at laman naman ng kanyang hilahilang kariton ang mga armas. Ayon sa mga kwento ng pamilya, disguised daw bilang sabungero, nakipagkita raw si Andres Bonifacio sa kanilang lola area sa kanilang mismong tahanan. Nasubok ang kanyang katapatan nang dahil sa kanilang mga aktibidad, ipinabilanggo ng mga Espanyol ang kanyang asawang si Eulalio sa loob ng 11 buwan. Kung lang daw sasabihin niya ang lihim ng KKK, pakakawalan nila ang kanyang asawa, sabi ni Gliseria. Mahal ko ang asawa ko, ngunit magiging hindi ako karapat-dapat na dalhin ang kanyang apelido kung matatamo ko ang kalayaan niya sa gayong kataksilan. Nang sa wakas ay mailabas niya ang kanyang mister, hinang-hina na ito at ilang buwan lamang mamamatay na ito. Sa muli pagsabak ng himagsikan, ang kanyang bahay ay naging punong himpilan ng himagsikan sa Batangas at ibinigay sa himagsikan ang kanyang barkong bulusan na nagamit sa paglilipat ng mga tropa tungong Bicol at Kabisayan. Sa proklamasyon ng kasarinlan noong June 12, 1898, ginawaran siya ni General Emilio Aguinaldo ng titulong Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios, inang general ng hukbong mapaghimagsik. Ngayon, kilala na natin ang astig na babaeng ito. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Chua.